Ayan, mga kagulong, nakasikat na. Natutulog na si Eyes on Me, si Mrs. Ayan. Yun po yung itsura ng bed mode. Hello guys, welcome to our YouTube channel. Karl Kagulong po. Nandito na naman tayo ulit. Update lang tayo mga kagulong sa camper van namin. Ayan, meron tayong bagong camper setup. Camper van. Meron tayong bagong setup ni Van Dam. Ayan yung Van Dam natin. Yung bagong setup niya ay meron na siyang sofa bed. Nakasetup na siya ng sofa bed. Kuhan mo ahan. Nila. Sample agad yan. Yun, ano? Mang ilang tao yan? Upuan, tatlo. Ah, tatlo. Pero mayroong mas malaki dito, ano? Mga kagulong. Lima, no? Yung lima. Mga maliliit siguro pwede. Lima. Ka-apat, malalaki. Alam nyo na yun, sa large. So, habang nag-aano tayo, na-update, nakagulong, nirinda tayo yan. Marshmallow, back na naman. Margie, back na naman. Ano pa? Pure water, back na naman. Ano pa yung saan? Moby. Nanood tayo ng Moby. Movie. Dingo. Yan, dami kong merienda. Tara, alay mga kagulong. Merienda tayo. Yun po yung ngayon. Update ni Van Dam natin mga kagulong. Mamaya, pakita natin yung ano. Pakita namin yung ano, yung pag matulog na kami. Yung bed mode. Yung bed mode. Tapos bago pala, kung nakita yung mga unang video namin mga kagulong, yung forma kasi ng van natin, sa bandan. Yung originally talaga, nakaganon. Kagaya ng Grandia, yung mga basic na mga van na nakikita natin or meron kayo. Nakaganon talaga, di ba? Sa bawat so, ganon nun, pangtatluhan. Pangtatluhan, or apat. Pindi sa laki. Pagka siguro, kapag maliit, apat. Pag malaki, tatlo siguro. Ayan. Tapos, original na kaganon. Originally. Ginawa namin, pahalang. So, medyo maluwag siya. Nga lang, maliit yung pagkibigiro ng daan na dito. Like, compare nito, so, maluwag na talaga. Sobrang luwag. Pwede upuan, tapos pwede higaan, tapos yun, malawak siya. So ang sukat nito kagulong, 75 yung mula rito hanggang doon sa ganung upuan. So iniwan namin yung upuan, apat na upuan. So 78 inches. So normally yung ano, yung mga sukat ng mga bed, ay 75 yung haba, yung length niya, tapos yung magkakaiba ang lapad niya is yun is ito sa amin ngayon na 48 inches. So mayroong nabibiling 60, mayroong 65 sa kasi 70 yata. So itong sukat ng van natin, sinukat ko mga 66. Yun yung ano niya, itong sagat talaga, yung lapad. Tapos yung ang haba niya, length niya, 78 inches. So yun. So mag-upgrade tayo pag nagka-budget tayo mga kagulong. Yung pang-family size na talaga. Kasi na limang tao dun eh. Tapos yung paghiga ng pahalang.
So pagkatatlo lang kami, dalawa. Pag ganun. Para maluwag talaga. So yun, mag-upgrade tayo niyan. Soon, abang-abang na tayo sa mga video natin soon. Kaya huwag kayong mawawala sa channel ni Karl Kagulong. Ibang dating mo din, di ba, yung plano natin na ganyan ng platform? Ayun nga pala. Ito pala pahabol mga Kagulong. So yun, sabi ko nga, abang-abang lang kayo. Kasi ang gagawin namin dito talaga, pinaka-plano, lagyan namin ng base yung patungan yung supabid natin. Para yung elevated siya, nakaangat. Tapos ngayon, na pag nakaangat siya, yung ilalim, magagamit natin. As storage. Lagyan ng mga gamit. Tulad nito, pag na may gamit ka, nakahalang dyan lang. Nakaharang dyan. So wala siyang talagang lagayan. Tulad nung meron kami platform or elevated. Base na, ano. Naisip ko nga eh. Naisip namin eh, box na lang. Box. Gagawa kami ng box. Ayan, abangan nyo yung mga Kagulong gagawa tayo. Mag-DIY tayo. Para makamura tayo. Ayan. Share na rin namin sa inyo. Mga nagbabalak mag-bandline sa magkaroon ng camper van. Mga si ate. Nagbabalak na mag-camper van dyan, mga Kagulong. Tipid-tipid tayo. Yan. Yun lang yung sa amin. Tipid muna. Yung nga dahil. Saka yung ginagawa din namin is as much as possible. Ayaw namin baguhin setup nito. Kaya anything ginalagay namin is movable pa rin. Movable siya. Para pwede pa rin namin ibalik yung original yung setup dito. Kasi in case na bawa, magpupunta kami kasi marami kami makasama. Like family nga. Ibang family members na marami-rami kami. At least magagamit pa rin namin siya. Like kung i-fix namin siya, kung i-convert na camper van as in kasi yung full time van house so, na talaga. Medyo mahihirapan kami dun sa hindi na ibabalik dual purpose kasi hindi na mababalik sa normal kasi so, naka-fix na yun eh. So yun yung medyo struggle lang namin kasi na yun may dalawang yung purpose na gusto namin na so yung mag-aing na tao plus mag-aing camper van yun. Lang. So, ano naisip namin? So, tara, tingnan na lang natin na mayayo kapag naka-bed mode na siya. Ayun. Yun lang pala, linawin ko lang medyo hindi nga nabuo yung ano, storage. Yung lalim, ayun, gagawa lang kami ng ilang box yun. Gano'ng kalaki. Huwag lang yung sobrang laki kasi mayroon buhati. So, nakansay lalim lang yun. Tapos, yun yung papatungan ng itong sofa. Makaangat lang sa container kasi pa namang umupo na hindi sumaya doon. Yun lang po yun. Para hindi sayang yung ilalim. Tapos pag ginamit, pwede rin ibaba. Pwede rin itabi yung storage. So walang problema. Pwede rin akit sa taas. Yan. Yan. Meron na tayong rope rack. Yan. Nakaabang na yan. Nakaready na yan. So yan po. Ano natin sa loob. Pakita lang natin. Yan. Gano po yung kalawak. Yan. Lawak, ang luwag-luwag pa. Tapos mamaya, tutulog na tayo. Ayan to ah. Ayan, no? So yun. Abangan natin yung ano mamaya. Pag natulog na kami. Medyo hapon eh. Okay. Meron kami matulog din Kagulong mo. Vertical na tao dito. Horizontal. Basta na ganun, no? Kasya kami. Mga lima. Isa pangalang. Tatlo lang. Diba? Yun. Set up na tayo ng bed mode. Mga Kagulong. Ayan mga Kagulong, nakasit up na, natutulog na si Eyes Only, si Mrs. Ayan. Yun po yung itsura ng bed mode. Ayan.
Yahoo! Hello, Han. At wala kang unan, Han. Kalimutan. Kalimutan na yung unan. So next time na lang yan, Kagulong. So ngayon, tulog na rin tayo, Kagulong. Nantok na ako eh, kanina pa. Kanina po ay nantok. So yun lang po, mga Kagulong. O, di ba? Ayos. Kulipado na. Nagtulak talaga ako. Kasi lima, yung anin, maliliit anin. Pagka malalaki, lima, apat. Lima siguro. Lima po ito. Sarap. Sa gilid ng dagat. Next time, mga Kagulong, sa gilid din ng dagat. So yan po, mga Kagulong. Matulog na kami ni Mrs. Yan, yun lang po. Doon po ito. Subscribe, comment, like, and share. Para pindutin yung notification bell. Para sa next vlog ni Karl Kagulong, ay updated tayo. Yan. Lalo na sa camper van ni Kagulong. Ayan po. Salamat!